Gaya nung sinabi ko last vlog guys, magdedesisyon na ako kung kukunin ko tong Multistrada V4. Anyway, bibitawan ko naman talaga yung Street Fighter natin kasi nga gusto ko nang bumili ng bagong motor like ito. So, tinest ride natin siya last vlog. So, kahapon nangyari yun guys. Dito sa vlog natin, kahapon ko ginawa yun. At satisfied naman ako para dito sa Multistrada V4. At lalong-lalo na, ang presyo ng Street Fighter V4 natin is hindi nalalayo sa presyo ng Multistrada. So, kailangan ko talaga ng sport touring, which is ito nga. Ang gagawin natin ngayon is, yun ha, bibili na natin itong Multistrada V4. Ayan, at happy ako na malungkot kasi nga, iiwan na natin si Street Fighter sa Ducati Clark para ipacheck nang sa ganon yung buyer ng ating SF V4. Eh, kumbaga sigurado na walang sira at good condition yung motor. So, dito naman sa ating Multistrada, na-testing natin siya at napatunayan ko naman na okay siya. At ito, dala ko na nga yung ating manual, key, RFID, and ORCR ng ating Street Fighter dahil iiwan na natin siya ngayon. Isasama ko na rin yung kanyang stock pipe at kaya kasama natin si Silero ngayon. At si cameraman, siya magdadrive ng kotse. So ang gagawin namin ngayon, idadrive ko itong Street Fighter V4 papunta ng Ducati Clark. Yun ang pinaka last ride namin dalawa. And then, si Silero ang magdadrive ng Multistrada V4 natin. Since first time niyang hihiramin yung motor natin, so sakto, di ba? Oh, pakita mo siya! Ayan, oh. So ngayon guys, punta na tayo. Yatin na natin to. At last ride para kay Street Fighter. Right. Punta muna tayo ng shop. So dahil red yung motor natin, dapat red din yung gloves. Yes! Ay! Grabe, nakakalungkot naman. Huling ride ko na sa aking Street Fighter. You know, bagay kay Silero yung Multistrada. Nice, oh, parehong pula. Pogi ba? So, nandito ako para picturean natin yung napalanunan ni Russell Bukod, yung sumali sa ating ano bang tawag doon? Find me? Find me. So, pinasearch ko sa kanila kung saan ako sa picture. Dito na lang sa may Gile. Yan. Patingin. Yan. Lakas talaga ni Street Fighter, walang kapantay, sobrang gan kasi. Anyway, kung ano ba, maisipan kong bumuli ulit ng Street Fighter, madali naman yon. Pero ang bibiling ko na next time is Street Fighter V4S version naman, para naka-orange yung shock. Yung ating Multistrada V4 naman, kahit di naka-orange, eh maganda naman yung play ng suspension niya. Mas malaki yung travel, malambot naman yung shock niya. Eto kasi, sobrang gaan ng motor, kaya kailangan malambot yung suspension. At this point, wala pang nilabas ang base model na mas malambot yung shock. Eh, di ko alam kung pwede palitan na lang yung spring sa rear. Pero kung gusto mo talaga ng all-ins na suspension, V4S, kaya mas mahal nga lang yun. I think nasa 1.9 million na siya. So yung V4 naman is nasa 1.6 na. Tumaas yung price ng mga Ducati bikes ngayon. Dati itong Street Fighter V4 is 1.3 million. Ngayon naging 1.6 million. Medyo masakit talaga siya sa bulsa. Lalo na nagkaroon ng war sa Ukraine, di ba? So doon nanggagaling daw yung mga ibang materials na sinasalpak dito sa mga Ducati bikes. Kaya siguro dumagdag sa price. Ang laking nakikita ni Silero sa motor. Yeah.
Napakaliksi, napakaliksi. Pogi na ating nakikita kapag red, no? Mas pogi pagka official ride ng Ducati, puro red lahat, di ba? So ito yung mga plano ko sa Multistrada ko. Unang-una, dadalhin ko siya sa Wash Authority para ipa-installan siya ng PPF or paint protection film, lalo na dun sa headlight niya, kasi di ba, more on adventure tayo, malalayo yung mga binabiyahe natin, exposed tayo sa expressway lagi, at hindi natin masabi kung ano yung pwede tumama sa motor from other vehicles and depende sa road condition. Pangalawa, susunod naman natin yung kanyang tambucho. Nako, napakahirap hanapan ng tambucho dahil kailangan branded talaga. So wala naman tayong pambili ng branded. E di yung gagawin natin, kakadilit natin siya, tsaka natin kalkal yung stock pipe, or depende kung pwedeng hindi na ikalkal para, di ba, lumabas yung tunog niya since naka-cut-delete naman natin. So tignan muna natin sa cut-delete. Same thing na ginawa natin sa ating Z1000R. Inunti-unti muna natin bago natin siya final system, no? Para makita natin difference, at the same time meron tayong mga content. Pagkatapos, syempre matik na yun, change oil and then top box. Siguro ang ilalagay kong top box dyan yung manipis lang, wag yung malaking box. Yung pahaba lang parang pa-rectangle para pagka medyo naglilin tayo hindi siya masyado mahirap dahil di ba tataas yung center of gravity, di ba? Kailangan mababa lang yung box. And then yung mga ibang accessories like tank bag, auxiliary lights. Pinag-iisipan ko pa kung lalagyan ko ng crash guard. Kasi Ducati yan eh, no? Parang hindi angkop pagka may crash guard eh. Kaya ka lang naman naglalagay ng crash guard kasi doon mo i-mount yung auxiliary light. Kaya malamang sa malamang, lalagyan natin siya ng crash guard. Buti na lang, napakalapit ng Ducati clerk, no? Napakabait ng mga staff, especially yung manager ng Ducati. And gusto kong gawa ng content na kung bakit gusto ko yung Ducati Philippines, no? Bukod sa napakaangas ng mga motor nila, maganda yung service nila or yung mga tao sa likod ng Ducati Philippines. Unahin natin yung president and CEO, yung asawa niya, yung dalawang anak niyang racers. Diyos ko po, napakababait. So based sa na-experience ko, si Sir Toti pa lang yung tipong president and CEO ng isang motorcycle company na talagang sumasama sa ride at hands-on pagdating sa pagra-ride, hands-on sa business nilang motor. Talagang makikita mo yung hilig niya sa pagmumotor, especially Ducati. Eto na yung Ducati Clark. Ay, this is my last ride. Yatid na natin si Ducati Street Fighter. Pero ganun talaga, hindi lahat ng gusto natin nakukuha natin. But kung may aalis, may darating na bago, di ba? Ayun guys, nandito na tayo sa Ducati Clark. At ito na yung ating Street Fighter. Yan, dito video mo naman ako kasi mamimiss ko to talaga. So, papacheck natin ngayon to para, di ba, sigurado sila na walang issue yung motor. So, chinek naman nila yung physical condition. Aux naman, walang gas-gas. Talagang hindi siya na-involve sa aksidente. May carbon fiber pa, di ba? Hindi kasi siya pambenta. Napilitan lang akong ibenta dahil kukuha tayo ng Multistrada. Okay. So, check naman nila yung makina mamaya. Meron lang silang ginagawa sa loob. Tara, pasok tayo guys. Dumami yung mga motor dito na pinapaservice. At meron din silang mga Indian motorcycle. Like yun, magte-test ride din tayo dyan. Meron silang mga bagong scrambler. Yan, nasa labas yung mga display nila. Pasok naman tayo dito sa service area. Dito ginagawa yung mga motor na nagpapaservice, nagpapa-PMS, tsaka yung mga na-involved sa accident. Yan, kaya nandito tayo ngayon para check nila yun. Nakapila tayo dito. Sa pagkatapos nyan, sasampan nila dyan yung Street Fighter. Tara, dito naman tayo sa display area nila. So dito sa Ducati Clark guys, marami silang mga merchandise ng Ducati. Meron sila ditong full suit na Ducati tatak. Meron din silang mga padded jacket, adventure na jacket. No, mukhang kailangan ko to ah. Ngayon ko lang nakita to. Then may mga ibang accessories like yung mga sliders, tank grip, cover sa clutch. Then meron din silang mga bike like yung Ducati electric bike and then itong road bike na Bottecchia.
Tapos may mga damit din. Then pang scrambler na pyesa, meron din sila. And then cups, like yung suot natin ngayon, dito rin natin binili guys. Then meron ako nakita dito, belt bag guys eh. Trip ko. Kasi di ba may multistrada tayo. So maganda, meron tayong belt bag na ganito. Maganda siya guys. Kasi di ba pagka naka belt bag ka, pag kukuha ka ng pera, gaganyanin mo. Diba? Pero dito, dahil meron siya dito ang bulsa, so hindi na natin kailangan ikutin, no? Dito ka nakukuha, diba? Dito ka rin kukuha, ayan. Okay, ito, makita nyo, ganda. Tsaka mura lang, guys. So, may tatok din siyang Ducati, guys. Ducati, tapos made from Ogio. So, very affordable lang, mamaya kunin ko na to. So, original plan natin is Multistrada V2S. Ito yun, guys. Yung price kasi nito, malapit sa V4 na Multistrada. Kaya, doon na tayo sa V4, diba? Since galing naman tayo sa Street Fighter V4 din yung engine, kaya hindi na tayo maninibag. Baka kasi mahinaan ako sa lakas nito eh. Although yung power nito, halos same sila nung Desert X na ginamit natin sa Vegan Ride. Kasi same sila ng engine na L-Twin. So nakapagpirma na ako ng para sa Didop Seal. So nagpirma na ako, open Didop Seal yung ginawa. So isasoli na natin yung mga manual nila. So ito na yung mga manual. Yan, ito yung stock tires, Pirelli. Yan, mayroon pang letter D. Ayan, may letter D pa. So, hindi pa siya masyado pudpud laki. Like ito, may guhit pa siya sa gitna, guys. So, bakas pa rin, oh. Ayan, oh. Alright. Eh, nakapag-release na ako ng cheque. Nice, okay. Sulit na sulit. Kaso, nakakakwentuhan ko yung iba nating mga kasama dun na pag daw nag-cut delete tayo, mag-check engine daw siya. So yun ang problema, no? So kailangan daw OEM na tambucho, yung Akrapovic. Yun ang problema guys, masyadong mabigat sa bulsa yung tambucho. Ako gusto ko naman yung tunog niya kapag ka naka-Akrapovic na eh. Gusto ko yung tunog ng V4, yung pitik niya, lalo na pagka nag-change ng gear tapos puputok siya. Hindi naman ako magaling na rider. I mean, parang gumagaling ka pag ito yung dala mo eh. Sabi nga ni Sir Mike kanina, yung chief mechanic ng Ducati, no? Nung daw ginamit niya to, parang ang professional niya daw. Kasi very basic talaga eh, no? Very light, very easy to use. And nakakagulat talaga kasi sports touring siya eh. So understandable naman talaga yung mga sports touring. Medyo may kabigatan eh. Lalo't malalaki yung tangke, di ba? Tapos matataas. Malalapad yung manibela. Tsaka kahit sabihin mong pare-parehong sport touring yung ipag-compare mo dito, may kanya-kanya silang karakteristik eh. Merong to na wala sa iba, meron naman na meron sa iba na wala to. So doon ka na lang mag ano mo na, i-adjust yung sarili mo kung ano yung mas pabor sa'yo. Mas pabor ba sa'yo yung power and lightness, or pabor sa'yo yung comfort, less power, ganun. Grabe, ang liksi ng motor na to. Tapos may cornering ABS din siya eh, no? Ang kading na ito. Kapag ka nag-block yung monitor natin, ibig sabihin nandito tayo sa madilim na lugar. Pagkatapos, automatic magsiswitch on yung headlight niya. Kaya pala si Sir Jerwin Matibag laging nagtatap sa Iron Man kasi nga ang bitis ng motor na to eh, no? Tapos last Iron Man sumali ang Ducati riders, meron silang club at group of 10 sila. Then isa sila sa mga top finishers na group of 10 na puro mga, I guess ha, naka multistrada sila halos, you know? So sa group of 10 kasi hindi ka pwedeng maging finisher kapag kakulang kayo ng isa, kulang kayo ng dalawa. So kailangan sabay-sabay kayong makapag-finish. Kung 10 po kayong nag-take off, dapat 10 din kayong babalik. So yun guys, nandito na ako sa bahay at medyo malungkot ako, no? So wala na si Street Fighter at si Honda Click na yung pumalit sa kanyang pwesto. But I'm happy pa rin kasi, di ba, bukod sa malaki yung pumalit, kaya mas mapapakinabangan natin ito sa ating mga darating na content, especially sa Boss Ironman next year. So
talagang excited ako sa Boss Ironman kasi iba eh. Iba yung experience na may bibigay niya as a big bike rider talaga. Parang napatunayan mo sa sarili mo na you can do it at you are incapable na matapos yung ganung kalayong ride. I'm happy rin. Meron akong bagong belt bag dito guys kasi sakto siya dito sa ating adventure bike or sport touring bike. So ito, magagamit ko siya since wala pa naman tayong box and kung magkaka-box man ito, yung alloy box na manipis lang, yung payat. So bahala na kung saan tayo makabili. Kulay black yung bibilin ko at tools lang naman yung ilalagay dito. No? So plano ko rin maglagay ng bag dito sa Manubela like yung kay Sir Toti dati. And iniisip ko baka hindi ko lang mailagay yung aking cellphone holder na quad lock. Or maybe yung pang scrambler na maliit lang na bag. I need your opinion dito sa decision natin. But kung ako tatanungin nyo, talagang very satisfied ako. At marami akong naiisip na puntahan gamit itong motor na to. I'm happy and I'm sad. Pero ganun talaga. Kung may aalis, may babalik. At may madadagdagan pa. Okay guys, maraming salamat sa pagsama sa aking ride ngayon. At thank you so much sa Ducati Philippines and thank you so much sa mga warriors natin na tumapos ng video. So wala munang bomba, pero editor, ilagay mo yung bomba ko sa ibang vlog na Z1000. So pagka outro natin dito, ipasok mo ha. Maraming salamat. See you next vlog guys. Alam nyo na ang schedule ng ating vlog, Tuesday and Saturday. At kung merong may singit na vlog, siguro sa Webes. Alright? Maraming salamat. See you next vlog. Read for Speed.